Sinubukan ko pa, pero talagang hindi ako bagay sa buhay na gusto mo para sa akin. Hayaan niyo naman akong desisyon para sa sarili ko. Papagod ko na kayo. Layo tayo dito. Itira tayo sa bagong bahay. Magbabagong buhay tayo. At may saan na ba kayo bayaran? Na mahal ko pa. Sana sa ito yung natake sa puso ng kayo. Atento! Sundin mo ang pinapangarap sa iyo ng papa mo. I want to give you this ring. Ibinigay ito sa akin ng papa mo ng engagement night namin. Give it to Adriana. She's the right woman for you. Diba sinabi ko naman sa inyong dalawa, huwag kayong makikipag-away? Nay, bakit nga ba kami walang tatay, Nay? Ayan yun. So, Alberto! Laki kong gagawin mo, anak kita. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Sinabi ko naman sa iyo, ayokong umaasa. Hindi na ako makawala. Pangako, mabuhay natin pamilya natin. It's over, Dad. Alberto's gone. Pinagbalit niya ako. Wala nang kasal na matutuloy. Just when I thought may magagawa ka para sa pamilyang to, you just managed to screw it up! Ako pa ba yung may kasalanan, Dad? Dad, ako na yung iiniwan. Bakit ako pa rin yung may kasalanan? Kasal na lang. Yung kasal na lang ang inaasa ko sa'yo. But you failed me! Ano bang pwede mong gawin para sa pamilyang to? Dad! Mahal naman ito. Your face reeks me of those memories that reminds me that you are a failure to my marriage. Dahil may hindi mo ako ito na inaanak. Dahil ba, anak lang ako ni Mama sa ibang lalaki. Dad, ginawa ko lahat. Ginawa ko kahirapanin. Ayan, ayos na. Kompleto na, anak. Ay, ano to? Na, diyan nang gagaling ang magandang himig. Lipa mo lang yan. At may lalabas ng magandang musika. Di ka na, Rebecca. Anong bahay-bahayan yan? May kunang pa. Ang liit-liit. Ibang ko lang, anak. Bagay na makakasahit sa inyo. Mr. Chan is opening 6 new branches in Visayas and Mindanao. Paano mo siya na-convince na makipag-meeting sa'yo? We just don't have enough money para mapawawa siya. Inala ko siya sa pier at nakita niya kung gano'ng ka-efficient ang mga trabahador natin sa kumpanya. Sometimes they just need to take a look at the soul of the company para makita nilang sincere at totoo tayo sa kanila. Ngayon, Dad, kailangan ko si Ate Adriana para ayusin ang mga papeles. And I'm sure she can find a budget for this. Dad, magaling si Ate. Ikaw ang nagturo sa kanya. Bata pa lang lahat ng gusto mo sinusunod niya na. Hindi natin kailangan ng mga Del Sur. Kaya natin itong solusyonan bilang isang pamilya. Stop it! Subukan ko ulit, Ate, bukas. You don't understand, do you? Anton, wala na. Sinukuan na niya ako. Huwag mo sabihin yan, Ate. Si Alberto na lang ang meron ako, Anton. Marrying him is more than just for business. Pero iniwan ka niya. Then I'll do everything para bumalik siya sa akin. Anak, tingnan mo. Diba, kahit malayo, parang malapit ang dagat. Sito mo lang. Malamang tatay. Nandiyan lang ako sa labo. Malakbay. Malapit sa inyo. Bakit, tay? Alis na naman po sa kayo. Bakit? Kasi mo ba sa tatay? Kasi po, natirang mawala. Kaya, promise kayo sa akin na hindi na kayo aalis ulit. Hindi na sa naman. Umay na ako dyan. Anak, pwede bang pagbigyan mo yung tatay ngayon lang? Pangako ko. Punta ako sa bayan at bibili ako masarap ng sarap ulam. Ano mo, apat sila. Parang tayo, apat din. At kahit na pilit silang takasa sa lata, sama-sama sila. Parang tayo, dikit-dikit kahit ang sikip, dikit-dikit. Pero, magkasama, ganun tayo. Pagkamin na tayo, hindi na tayo hiniwalay pa.
dito ng bahay lang, ma'am. Sigurado ka ba? Nakita ko mismo si Alberto. Alberto, masyado niya yata marami itong dadali mo eh. Ayos lang. Pero plano naman na sasakin ko eh. Mabuti nang dala ko yung mga gamit niyo. Para bukas, sa barko, wala na kayo masyadong dala. Sweet naman ang anak ko. Dala lang, isang araw lang. Bukas magkikita rin tayo. May pupunta lang si tatay, kakausapin. Pagdating nyo, pupunta tayo kay Lola. Pinaiwan ko na rin yung pinakamaayos nila mga damit. Nung pagkumarap kami sa mama mo. Kung dalala, mabait si mama. Tatanggapin niya tayo. Ha? Talaga, madilim na naglalaro pa sa labas. Nakabingwit ka ng lalaking mayaman, di ba? Ba't di ka mag-eroplano? Mamaya matahin kayo ng biyanan mo pag nagbarko kayo. Hindi rin naman ako sanay sumakay ng eroplano. Tsaka hindi ko biyanan yun, hindi naman kami kasal. Nako, ewan ko sa'yo. Mamingi ka na nga ng kasal. Para dyan sa mga anak mo, para sa mga inaanak ko. Hindi na mahalaga yun. Ang importante, nagmamahalan kaming dalawa. Magaling kang magtaag, pero matalas ang pang-awit ko. Malayo ka pa lang. I can smell your stench. Hoy, tumahimik ka, ha? Adriana Lamayre. Ang babaeng inagawan mo ng lalaki. Tell me, woman. Gano'n ka ba kadumi? Ano ba nananahimik kami dito? I just can't help but wonder. What skills you have? Para mabali siya sa'yo. Pwede ba huwag kong gulo dito? Nakikiusap ako sa'yo. Ang swerte mo din, no? Isang gabi lang? At naku muna siyang buhayan kayo? Hindi naman basta isang gabi lang yun. Magkaanak kami. At sa lahat ng lalaki nagpakasasa dyan sa katawan mo. Si Alberto pa talaga napili mo maging ama nila. How convenient for you! Ano ba talagang gusto mo? The usual cliché for whores like you. Babayaran kita at iiwan ko siya. Hindi pera ang habol ko, pwede. At ano? Pagmamahal? Pinabola mo ba ako? Dahil ang mga babaeng katulad mo may katapat na presyo. Kaya ako siguro minahal si Alberto. Dahil kahit naging bayaran ako ni minsan, hindi niya ako pinresyo ano binili. Nakita niya ang baho ng pagkatakot. Bung-bung niya akong tinanggap. Eh, ikaw, sa tingin mo, bakit kiniiniwan? Anong baho mo ang naamoy niya? Ha? How dare you! Hoy! Mapit ka! Sige! Gusto mo kripuhan ka namin, ha? Pasensya na ho, ma'am. Galing pa ako sa amin sa Jensen. Bakit po ba biglaan? Masa loob ang daddy niyo? Tama ng saksa. Ipapagwa ko sa'yo sa babaeng yan. Sasakay sila ng barko bukas at doon mo siya ilulit. Eh, ma'am. Ano ba baka palit? 20,000. Paunang bayad. Magkita tayo ulit pag nagwa mo na ilulat. Ay, naku talaga yung tatay niyo ang tagal-tagal umuwi. Nabubulot na ako kahit tayo dito. Murnita, di naman po kasi kayo nakikinig sa kwento ko eh. Eh, alam ko naman talaga magaling kang mangisda eh. Kuya, ikaw ba talaga umuli niyan? Sino pa ba? Sabi nga nila, hindi ko daw mahuli eh. Pero nahuli ko sa isang panaan lang. Oh, Tay! Dito na palang tatay niyo, pwede na ako umuwi. Tay, ang galing ni kuya no? Nahuli niya isda. Nagmana lang naman ako kay tatay eh. Magaling mamana at magaling lumang. Nagmana, eh kaya pala ako pinatawag ng guru mo dahil puro bagsa yung grades mo! Bobo! Ay, nag-aaral lang ako ko ng maayos eh! Hindi po ko natulog kayo na sabi niyo, pero... Pero ano? Sadyang bobo ka? Tanga! Ha? Eh tama nga yung sinasabi ko sa'yo, di ba?
Hindi ko kailangan ng kahit anong test-test na yan para mapatunayan kung hindi kita anak. Anak ka nga nung nanay mo sa hayop na maing isda na yun! Hindi, anak! Ako ka! Ano ka ba? Huwag kang makialam dito, Lornita. Hindi mo to anak. Eh, kung sasaktan ko rin yung mga bata! Sa akin na lang yung mga bata! Anak! Mama! Tumigil ka! Kailangan ko to para matuto, Lia. Kailangan ko to para maging matalino, patulad ninyo ni Tatay. Hindi naman yung totoo, Kuya. Kuya naman ito talaga. Nagkamali lang si Nanay. Pero ako hindi. Pamilya ko kayo. Si Tatay ang tatay ko. Liam. Lia. Ben, dito ka lang ha. Huwag kang aalis hanggang hindi mo nasasagot ang lahat dyan. Saan po kayo pupunta? Basta dito ka lang. Kailangan pagbalik namin lahat ng sagot mo. Tama. Ibibili lang kami ni Liam sandali. Babalik kami, Kuya. Sige po, hihintayin ko po kayo. Balik po kayo agad ha. Tay, mahal-mahal ko po kayo. Tara. Siya ka na yung babae ka. Dahil sinusumba ako. Ito na uli. Ang tinaang Ruben. Kaya mo yan. Matatapos ka na. Kanya tulad ng dati. Pero kailan pa? Bakit ba ako maghihintay kung alam ko yung wala dyan ka para mahalin ako? Adriana,
I'm sorry. Alberto, please. I can be perfect for you, Alberto. Mahalin mo lang ako. Alam ko kung anong kaya mong gawin dahil sa pagmamahal. Pero hindi ako yung lalaking tatanggap ng pagmamahal na yun. Adriana, I'm really sorry. Adriana! Okay, bilisan. Wala kong hindi mo naiintindihan. Hindi naman ko ito yung nakasunod dun sa ticket namin eh. Alberto? Hi! Alberto, anong ginagawa mo rito? Alberto, ano to? Pinili kita, Odessa. Kahit anong nangyayari, panilalikan ko, desisyon ko. Pero tingin mo naman, kailangan guminto eh. Para ka naman kakabol ng oras. Gusto ko itong hirap sa mama ko. Nung walang kahihiyan at may dangal. Gusto ko itong pakilala bilang misis ko. Ang babaeng mamanin ko, higit pa sa buhay ko. Sa isang lugar na inakala ko magbibigay sa akin ng kalayaan. Pero kahit na hindi ako nakarating sa lugar na yan, hindi ko na ginustong tumuloy pa. Dahil nakita kita. Ikaw ang kalayaan ko. Ikaw ang kaligayahan ko. Ikaw ang parola ko. At sa liwanag mo habang buhay, hindi na ako maliligaw pa. Tanggapin mo itong singsing na to bilang simbolo ng pagmamahal ko sa'yo. Maaari kami nang bahala sa kanila. Alam kong kailangan niyang makapag-solo ni paring Alberto. Dadaan muna kami nitong isa sa kantin. Eh, baka may natira pang ice cream doon. Tika na po! Mag-ingat kayo ha, huwag kayong dalawang magulo. Nay, masaya po ako. Kasi masaya kayo. Salamat, anak. Tara. Sige. Pabalik sana ako sa inyo, pero nakita kong tatay mo at saka si Liam paalis. Saan po sila pupunta? Sabi po ni tatay, may bibilin lang daw po sila. Nakita ko sumakay sila ng bangka. Tinawag ko sila pero parang nagbibihan yung tatay mo eh. Hindi nila ako pwedeng iwan. Tay! Rubel! Alberto, hindi ba dapat hubarin ko muna to bago tayo magpakita sa mama mo? Kasi baka naman papasok pa lang tayo, magugurumentado na siya pag nakita niyang sutsut ko to. Hindi na kailangan, Odessa. Eh, alam mo naman, kahit sa anong paraan, para mas mapadali sa yung pakilala kami gagawin ko. Alberto, tulad mo, gusto ko rin maging maayos at tahimik ang pagsisimula ng bagong buhay natin. Hindi ba masarap sa pakiramdam yung nagsasama tayong dalawa na wala tayong sinasaktang ibang tao? Tulad ng mama mo, ni Adriana, imunta niya ako sa bahay noong isang araw. Galit.
Pero umalis na naman kagad siya. Teka, saan ka pupunta? Tama ka, Odessa. Magsisimula tayong panibagong buhay. Nung walang sinasaktan. May aayusin lang ako. Nakita mo ba si Mama Adriana mo? Nakita ko siya kanina umakyat ng forecast. Wala naman tao doon, ha? Maraming salamat. Sir! May barko sa course natin. Captain to bridge! Captain to bridge! Yes, go, sir. Yun ako, sasalisin. Si Alberto, hindi siya dapat madamay. Hindi pa dumi ano siya. Huwag kang mag-alala. Nakaharap na ako ng paraan. Nangyari dito? Sir, may head-on situation tayo. MB Black Dahlia, over. Requesting for ID. Change of course. Starboard to starboard. Do you hear me, over? Sir, hindi pwede magmaniobra pa kanan kahit pakaliwa. Kasayad tayo. Shallow water on both sides. Malapit na sila. Sumasalit sa radyo. Post to assist. Sa babae niya. Itulak mo! Kalkilin mo! Kailangan iliyo mo siya sa may Alberto. Paano yung mga kasamang bata? Itami mo na sila. Sabay-sabay mo silang patayin at huwag na patatagalin! Adriana! Bata, bakit ka umiiyak? Bata This is MB Black Dahlia requesting for rescue. Prepare lifeboats. Copy, sir. Tama ba narinig ko? May plano kayo papatay maging ako? Sagutan mo ako! Aabot ka pa sa ganun, ha? Ha? Balitin mo! Balitin ka na! Iwan mo ako! Pag may mangyayari sa kanila, hindi kita mapapatawad. Alberto, dito ka lang! Notify the passengers. Yeah, ano? Lumabasa tayo! Lulubog tayo kasama ng barko! Halika na! Gusto tayo! Hardport! Abandon ship! Abandon ship! Paulo ako! Baka nakakalimutan mo, ikaw may pakanaan itong lahat na ito! Parang hindi sa Alberto!
Hindi si Alberto! Kung naiisip mong ilaglag ako, kung naiisip mong iligtas ang sarili mo, hindi mo magagawa yun. Dahil itaga ang sabato. Walang makakaalam na may kinalaman ako dito. Alberto! Ma'am, kanina po kayo inaantay ni attorney. Nagpadala na po ako ng assist appear, madam. Pinacheck ko na po yung mga passengers manifest at tumawag na po ako sa insurance. Sinabi pa sa TV kung ilan ang namatay? Walang nakaligtas, puro ng Evie Dalia, kasama na nag-iisang anak ng may-ari po, si Alberto Del Sol. Presidente na nasabi shipping company. No! Kaya mas masanggang ngayon hindi. Oh my. At sa ngayon, ang ibang mga survivors na nasa
siya, Mrs. Adriana, anong nangyari sa anak ko? Ikaw ang kasama niya sa barko. Yes, Tita, I was with him. Magkasama kami sa barko. Ang sing-sing. Bakit nasa iyong sing-sing? Hindi naman natuloy ang kasal, di ba? Been a surprise for you, Tita. Hindi siya nakapaghintay. Pinukasalan niya ako. Kinasal kami sa barko, Tita. Oh, Adriana. Mrs. Pasensya na po. Wala pa po dito eh. Sakit na, sarahan natin natin, sir. Oh, Benedict, nagbalik ka na pala. Yan ako yung anak mo. Eh, hanap na hanap sa'yo. Hindi na kami magtatagal. Bumalik lang kami para dito. Eh, teka, sino ba yung batang yan? Kanino ba galing yan? Lagaan mo na lang. Ikaw nang bahala sa kanya. Ganun-ganun lang. Sino nga yan? Ano ba, Lornita? Bandahin mong tanong. Eh, nagising lang ako, nagtinda ng isda. Pagbalik ko, may anak na ako. Diba, hindi naman pwede yun. Anak yan ng... ng kupare ko. Iniwan. Wala mag-aalaga. Ha? Wala bang kamag-anak yan? Diba, Lornita? Diba, andahin mong satsat, ha? Eh, diba gusto mong magka-anak? Kaya nga willing-willing ka sa mga anak ko, ha? O, ayan na! Ano pa problema mo? Eh, ano pa nga ng bata? Ano ako magtatagal? Teka muna yung bata! Si Ruben! Paano si Ruben? Wala na akong pakialam sa kanya. Eh, Benedict! Mas mabuting alam ko kung nasaan ka. Dahil kung ako ang ilalaglag ni Adriana sa krimen na sinimulan niya, pwedeng-pwede kitang gawing panakot sa kanya. Mrs., maaari pa muna kayo uwi. Wala pa ko kayong pahinga. Hintay ko ang anak ko. Samantalang ang iba ay kasama na ng kani-kanilang mahal sa buhay. Kabilang na ang labi ni Alberto del Sol, na ngayon ay nakalagak sa Santo Niño Church sa Binondo, Manila. A mother always has to face the truth. Hindi mapipigilan ang paglaki ng mga anak natin. They grow up. They make their own choices. Bubuo rin sila ng pamilya. Ito, ginawan kita ng lugaw. Masarap ito. Kahit dumating pa ang pagkakataon na kukunin na sila sa atin ng Panginoon Diyos, hindi ibig sabihin noon titigil na ang isang ina sa pagiging ina. Babawi ako sa kaisa-isang pamilyang iniwan sa akin ni Alberto. Ang kanyang asawa. O ba nakaburo yung asawa ko, si Alberto del Sol? Si Adriana. Inuwi siya ni tatay? Nasaan sila? Kapatid ko ba siya? Hindi. Anak siya ng kumpare ng tatay mo, hindi ko nga alam kung sino. Eh, nagmamadaling umalis ang tatay mo, hindi na daw siya babalik. Ano? Eh, ako, pasensya ka na, Ruben. Pero yun talagang sinabi ng tatay mo, hindi na daw siya babalik eh. Hindi totoo yan! Totoo ang sinasabi ko, pasensya ka hindi na. Hindi totoo yan! Tanda! 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 We were each other's strength. Each other's hope. Each other's life. Miss, huwag kayo mong dulo. The gods get jealous of her love. And they allowed this to happen.
si Alberto. And I will love him forever. At walang sino man ang makakaagaw sa akin ng pagmamahal na yun. Not even the gods. Not even this tragedy. Not even death. Nila? Sa tingin niyo ba, magagawa ng anak niyo na pagtaksilan ako? Eh kung gano'n, anong ginagawa niya dito? Hindi ko alam! Hindi ko alam! Siguro gusto lang yan ang pera! Yun lang ba? Ano pa ba? Ano pa ba ang gusto ng mga babae katulad niya? Kailangan lang nila ng pera. Gusto lang nila ng pera. Yun lang yung gusto nila. Bakit kasi siya naniniwala na hindi niya ako tunay na anak? Hindi naman totoo yun eh, sabi ni nanay. Si tatay daw talaga tatay ko. Bakit naman kasi yung nanay mo eh? Sumama dyan sa mga ngistang si Kando eh. Galit din naman ako kay nanay. Pero naawa ako. Si tatay parating wala sa bahay. Parating sa barko. Labi naman kasi. Hindi naman dahilan yon para pagtaksilan ng tatay mo. Pwede naman intindihin, di ba? Bawal ba magpatawad? Wala na tayong magagawa, anak. Ang pwede na lang natin gawin ay magpalakas ka. Tatay, nandito lang kami. Tatay. Wala na ang tatay. Pero hindi tayo titigil pa. Hanapin natin si Rosana. Hanapin natin ang kapatid ko. Mabubuo tayo ang pamilya, ha? Ikaw ang kalayaan ko. Ikaw ang kaligayaan ko. Tanggapin mo itong singsing na to bilang simbolo ng buong mahal ko sa'yo. Anak! Nananaginip ka. Huwag ka mag-alala, nandito ako. Wala ka sa akin ni Benedict dito. Tulog ka pa. Saan ka ba galing? Mahaba bang binyahe mo? Yung sugat mo sa batok, ano pa nangyari? Ano ba pangalan mo? Hindi ka pa ba nagsasalita? Malaki ka na! Bakit ba nag-aalis na ng lahat? Mrs.
Kinalulungkot po. Tuluyan na lumubog ang barko. Wala na rin kami magagawa, kaya kailangan na namin ito search and rescue at de-declare kung patay na anak ko. Ano bang nangyari sa batang yan? Ay nako, hindi ko nga alam. Hindi nagsasalita itong bata. Oh? Eh kung nandito lang si Benedict, edi siya na nagpaliwanag. Wala na tayong maraming tanong-tanong. Alam mo pangalan ng mga magulang nito, ang nangyari dito eh. Eh kung ibigay na lang yan sa bayan, sa DSWD. Ano ko? Binigay ni Benedict sa akin itong batang to. Ako na ang nanay nito. Itong si Lornita. Kung makapagsabi na siya ang nanay. Bakit naman hindi? Anak, ako nang tatawagin mong nanay ha? Hindi ko na maalap kung anong nangyari sa'yo. Pero hayaan mo, huwag kang mag-alala. Alagaan kita at magiging masaya ka dito. Eh ano naman ipapangalan mo dyan? Ganyan hindi naman nagsasalita yan. Si Rina! Tutol naman, galing sa dagat. Oh, parang si Rena, hindi ba? Napakagandang pangalan. Si Rena, takot sa dagat. Kayo naman! Para hindi ko inaalagaan yung mga anak ninyo kapag umaalis kayo, ha? Ay. Anak ko na ito. Wala na talaga po. Magmandali ka na muna dyan, ha? Kita mo, pagkatapos na ng isang linggo, nakapag-down na tayo ng bahay. May bago pa tayong patsyaka. Hulugan nga lang, pero atin na ito. Nay, dito po ba tayo titira? Nakapagpasensyaan mo na muna to, ha? Pero, huwag ka mag-alala. Pinapangako ng nanay, tatrabaho siya ng sobra-sobra, balang araw. Titira kita sa palasyo. Salamat, Nay. It's 20 million worth all in all, Adriana. And it's just 50% of the may-ari ni Alberto. 50%? The law says you own it now, Adriana. After all, ikaw ang legal wife ng anak ko. Hindi ba? Yes. Of course, tita. The rest of Alberto's property ay mapupunta kay Madame Ildefonsa. Siya lang naman ang iiwang immediate family ng kanyang anak. Pero ikaw pa rin ang inaatasan ko na mamahala ng lahat ng iniwan sa akin ni Alberto, Adriana. Sana matuloy pa rin ang merger ng mga kumpanya natin. The Del Sol Cargos and the La Mayri Shipping Company will become one. Dad, I am quite sure makukuha kayo. What is this, son? You made it, Dad. All this time, you just want all this, you dila. Nagmamay-ari ng lahat ng mga naiwan ni Alberto. Lahat ng mga kayamanan ng mga Del Sol. Kaya ayan na. Paikutin niyo yan hanggang sa masuka kayo sa pera. Adriana. This family treats me like I am nothing. But a walking enterprise. Kaya, ayan na, Dad. Tumubo na ang kapital ninyo. Sana napasaya ko kayo. Nagkakaganon na si ate. Negosyo pa rin nasa isip ninyo. Ano sa tingin mo kailangan kong gawin? I work hard to be a good son. Not just because I want to be a good businessman like you. I just want us to celebrate, to give us a reason na maging masaya ulit bilang isang pamilya. Anton, you are old enough to understand. This is the life we chose. Together with it comes its mess, its complications, its filth. There's nothing we can do but deal with it. Hindi maibibigay sa'yo ng pamilyang to ang simpleng buhay na hinihingi mo! Sinabi sa akin ng doktor na nakausap ko dun sa bayan na baka na-trauma nga ito si Serena, kaya hindi nakakapagsalita. Pupuntahan ko muna yung specialista ni rekomenda niya sa akin. Ikaw muna magbabantay dito sa bata, ha? Mukhang takot na takot pa sa dagat, eh. Kung hindi nyo tinatagal ang kakalipstick nyo, sana kanina pa po kayo nakaalis. Dahil naman kayo, Mang Ben. Aba, bakit ba? Malay mo! Mabighani siya ulit sa akin ganda. Paano niya kayo babalikan? Di kayo magkaanak. Kaya kanya iniwan. Kaya bata-bata mo pa, saan mo naman nasagap yan? Kalat na kalat ko sa bayan. Kung ako sa inyo, huwag niyo hayaan bumalik siya sa inyo. Dahil iniiwan ang mawalang silbi. Matuto kayong tumayo sa sarili niyo. Wala kayong taong pwedeng mag-isa lang, ano? Ako, kaya ko. Ano ka ba? Nandito naman ako, si Serena. Isang pamilya na tayo.
Ba't hindi ka na lang dito sa amin? Sige na ho, umalis na ho kayo. Pansesyo ka na, anak! Kailan ko nakabili ng pagkain eh! Pansesyo ka po, di ko po nailigpitagan. Naabutin. Nabukan ng ulan. Hinahanap na ni Lornita mo. Gusto mong puntahan. Ano ba? Iyak ka na lang? Bakit hanap ka ng hanap sa nanay Lornita mo? Di mo ba kayo mag-isa? Tignan mo ang sarili mo. Tanda ka na. Dapat nga, hindi kita binabantayan ngayon eh. Siguro nga, kaya ka dinala dito ni tatay kasi ganyan ka. Tsaka tatay mo kaya ka pinamigay. Makikita mo, pamimigay ka rin ni nanay Lornita. Kasi ganyan ka ng ganyan. Sasawa di siya sa'yo. Ano ba? Di ka titigil? Wala ko pa gusto makita nanay mo. Tapos takot ka sa dagat. Antarte mo? Bata pa lang ako. Marunin na ako lumangoy. Lakas ang loob mo. Sa tingin mo, hinahanap nila. Hinahanap mo rin ba sila? At kung naman sila hahanapin,